Magandang araw mga kagratis, magandang buhay, naimbag nagsapa, kada tayo nga farmers, manalon, sama-sama tayong tulong-tulong po tayong itaas ang ating ani. Bali, kanina pa po tayo galing sa ating palayan, umikot, tinignan ang sitwasyon, patubig, at ito po yung naisip natin gawin, reneeding po natin, ito kung nasa Panicle initiation ng ating palay, kumuha tayo ng sample ito sa iba't ibang pinitak. Kumuha po tayo sa iba't ibang pinitak doon sa iba sa mataas na bahagi, malapit sa nagsimula po tayo doon, malapit sa gubat, dito sa katamtamang bahagi at sa pinaka malalim, yung nakahiwalay, pinagbabagsakan natin ang tubig at hugasan natin. Ito, i-reading po natin ito. Kung nasaan na yung, kung may lumabas na ba, nabubuo na buhay sa ating palay, sa minpuno, sa mga sowe, kung nasa PI na o naglilihi na or nasa saan na banda, kung gaano nakalaki para matimingan natin yung may bibitaw tayo na top dress, second top dress po natin. Kasi mahina po tayo magpakain, 2.5 lang, may support na pulyar. Okay, maka-agree at saan natin pwedeng ishabit para makita natin yung video, bibiyakin po natin sa gitna at tignan natin kung gaano na, kung may lumalabas na. Pupos ko muna maka-agree at ishabit natin. Okay, mga ka-agree tips, kukuha tayo ng kutsilyo at saka itong main puno muna. Ito po yung main puno. Bali, madali lang po ma-identify ang main puno. Magpapalabas po yan ng mula sa base. Yung pinakaunang dahon at pangalawang dahon, bali, anim po yan. Yan ang kadalasang lumalabas sa main puno, yung naitanim nung naitransplant. Ito po yung sinasabing pinakananay o main puno. Madali lang pong hanapin ito kung ilan yung naitanim sa isang yung bawat kon nila, madaling mahanapan kung ilang puno yun. Bali, ganito lang po natin yan. Sa kunyari, ito po yung isang naitanim, yung lahat na ng sowi, yung pinakamataas po dyan, ito na plug lip, hindi pa po plug lip, yung pinakamataas na dahon, ito ay yun po yung main kukunin po natin at magre-reading tayo. Ito na po yung pinaka main na puno, nanay. Yan. Yan, yan. Madali lang po hanapin yan, yung pinaka nanay. Yung anim po yung dahon. Kadalasan, anim. Susunod po dyan, bali lima na yung karamihan. At habang tumatanda yung palay, kusang namamatay itong 1, ito, and 2 na dahon. Mamamatay po yung mga old na dahon. Okay, makakagree. Tignan natin kung nasaan na. Bali, ika 42 days ngayon ang ating palay mula nung na-transplant. Na-transplant po natin ito kasi walang mag naiurong yung schedule po natin sa pagtatanim. Naiurong ng 1 day kaya naging 22 days yung ating punla. Ganun po ang nangyayari kasi dahil nagagahol yung ating mga taga-tanim. O, ito po, kukunin nyo hanggang ugat kung paano mag-reading ng panicle initiation, kung nagbulilihin o nagbubuntis. Kunin nyo at tignan nyo yung air space. Bali, mukhang malayo na yung main puno. 1, 2, biyakin po natin sa gitna. Ayan. Para matimingan po natin, at least tayo nagpakain nung anong date yun, 35 days, nagpakain po tayo ng konti para hindi mabitin bago magkwan yun, kasi hindi natin matansya pabago-bago yung climate. Minsan mas maaga sa wet season yung paglilihi at aanihin yung palay, depende sa maturity. Sa dry season minsan naman kabaliktaran, depende po sa climate. Kaya maganda po yung actual na tayo ay marunong mag-reading ng uhay, panicle initiation, para alam natin yung binibitaw natin na
nutrients hindi tayo late, hindi tayo advanced masyado para mapalabas natin ang magandang uhay, maraming bilang. Ayan, biniyak natin po. Ayan, bali, malayo na. At least nakapakain tayo, yun ang kagandahan, may support tayong ginawa na pulyar. Hindi tayo nabibitin sa nutrients. Ayan, makagree yung main puno. Bali, ilang kon na mula sa ugat. Ayan, 1, 2, 3, o ika, ilang buko na, node, 1, 2, 3, ika 4 na, ayan makaagree, oh. Biyakin natin, yan na yung main puno. Ibig sabihin, malayo na siya, pero itong main puno pa lang po ito, tignan natin yung sowi, kasi may kinuha kong mga sowi din dyan, yung main puno kung nasaan na. Ayan po yung ito po yung uhay na nabubuo sa loob ng puno. Minsan kung malamig ang panahon, iba ang klima o na-istemburer ang palay natin, sa loob pa lang ng puno ay yung sinasabi natin may purpur, yung sirang butil sa loob, yung dulo nandun na, hindi pa nakalabas yan, may tama na talaga na lamigan at yung pabago-bagong panahon, kulang po kayo sa pangparesistensya, yun yung potassium. Ayan, mukhang marami po. Ayan, yung hindi natin kayang bilangin pa yan, ito yung lumabas. Ayan mga pagri, punin natin, yan na yung uhay. Ibig sabihin yung 118 days na maturity itong palay natin na hybrid na NK, hindi po masusunod. Mukhang mas maaga tayo, aani, ng mga 1 week. Ayan. O, yan po yung kinuha natin na uhay. Ayan, ganyan karami. Maka-agree. Yung main, kailangan yung mga sowi ay dapat, hindi man ganito karami, sa main puno, at least, kahit man lang maka 400, 350, ganun po yung maabot na bilang. Kailangan natin timingan, kaya ito yung tignan natin, kaya mag after 10 days na nagsabog tayo ng first harvest, may ibibitaw na naman tayo. Yun yung mataas ulit yung potassium, 0.06 limorate of potas at konting nitrogen yung titira natin. After 3 days magsusuport tayo ng pulyar. Yun po, organic pulyar yung ginawa po natin, hindi naman tayo gumastos, nandyan lang sa tabi-tabi. Konti lang ang may ginastos man tayo, konti lang yung binang-ferment natin, makagree. At hindi rin tayo nag-herbicide dito, insecticide, bactericide, fungicide at iba pang side by side. Kaya malaki po ang tipid natin, makagree. Ayan. Ngayon, tignan natin ngayon yung susunod na kwan, yung sowi, kung mayroon na. Buhat po tayo dito. Hindi ko na nga kasi isinabit natin yang yan mga agri yang turn natin cellphone kasi walang magbibideo. Ibig sabihin ito pa lang yung mga sowi. O ito naman yung mga sowi. Maka-agri ito. Ayan, mas maliit. Bali ang bilang po ng sowi, yung dahon, 1, 2, 3, 4. Wala pa pong plug lip. Yung main puno, nakalabas na yung plug lip. Yung main, yung nanay. Itong sowi ay 4 pa lang yung mga nakalabas. At mayroon na rin yung 5 yung nakalabas. Ngayon, bibiyakin po natin. Dito. Ayan. Agree kung saan na yung susunod yung mga sowi. Ayan. Ito po yung nasa panicle initiation na. O, medyo malayo na rin po. Mayroon na rin konting nabubuo. Ayan, okay po. Ito, nasa 1, 2 node. Ayan. Ito po yung nabubuo. Konti pa, kaya okay lang na magpakain po tayo para dadami yung bilang po niyan. Yung butil na nasa loob ng pala. Yan yung dapat na timingan. Yan yung sinasabi nilang pag-aralan po nyo yan sa pala. Check kung gusto nyong mag-seminar yung mga ka-agree natin dyan na farmers natin, na all farmers, kailangan mag-update.
marami pong farm school dito sa Manlig, gaya ni Ma'am Emilio, yung farm school ni Sir Willie, at Ma'am Emilio, yun po yung accredited ng gobyerno. Maging scholar po kayo ng TESDA. Yun po yung Willie's Integrated Farm na located po sa Holy Friday, Manlig, Isabela. Paano ang pumunta doon? Pumunta po kayo doon mag-inquire, pero maganda kung rehistrado na kayo sa RSBSA doon sa DA. Kailangan po nakaregister kayo para maging scholar ng gobyerno. Yan po ang proseso po dyan. Ayan po yung SOWI. Yung iba, yung pinakamaliit, yung lumalabas pa ng mga SOWI, mga bata, wala pa po ito. Bali, yan, makikita nyo. Wala pa, dahon pa lang po. Yan. Kaya okay lang na magbitaw tayo ng nutrients ulit para masunod natin yung itinuturo sa field rice, mga may scientific na basihan na right eat. Yun po yung kailangan natin pakainin ng tama. Right element, right amount, and timing. Yun po. Eat, pakainin. Ibig sabihin nun, right element, amount, and timing po ang magbibitaw natin at management natin sa tubig. Kailangan po yung tubig. Kailangan na po natin ng tubig, tuloy-tuloy na may tubig po yung ating sakan kung nasa PI na, hanggang flowering, hanggang sa paghubo para mabuo natin yung magandang butil at maitaas natin ang ani, mabuo hanggang batok, mga kagri. Yun po yung isa, kailangan nyo marunong kayong magbasa. Yung PI po, dito lang, biyakin nyo lang po para makita nyo yung nabubuo, parang sinulid yung iba. Yung main puno, mayroon ng uhay. Ayan, halos dapat nakabitaw na kayo yan bago magganyan yung main puno. Nakabitaw naman tayo nung 35 days kasi hindi natin matansya yung panahon ngayon. Ibig sabihin, nag-advance po yung palay natin. Iba yung medyo mas maaga po nating aanihin to kasi maaga pong lumabas yung mga uhay niya sa loob ng stock, mga kagri. Okay, yun mga ka-agree, paano mag-sampling, magbasa ng panicle initiation, ganun lang po. Kumuha kayo ng mga puno sa bawat pinitak, kunin nyo yung ugat, kumuha rin po kayo ng sowi, kung maaari kunin nyo na yung kwan, kung kaya nyo kunin na yung buong puno, para nandun na yun po yung i-reading nyo po, para hindi tayo nagsasayang ng abono, tira tayo ng tira. Wala sa timing, kaya ang naaani lang po natin ay apag area, sabi sa Ilocano, eryahan lang po. At na ang eryahan noon ay 100, ngayon iba na ang sitwasyon. Dahil sa mura ang palay, nag plus 120 na 130 dapat nating anihin, mas mataas pa dun para talagang may kita, dahil bagsak na bagsak ang presyo ng palay, mga agri. Okay mga agri tips, na sa susunod, ikutan po natin ulit ang ating palayan. At galing na kasi ako doon kanina at marami pa tayong pag-uusapan, mga kagri. Maraming salamat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel para palagi kayong updated. I-like nyo na rin po, i-share nyo at mag-subscribe. Kung gusto nyo, mag-comment sa baba at kung ano yung itatanong nyo at dapat nating pag-usapan, mga kagri. Maraming salamat. Ayan mga kaagri, biyakin natin at paano malaman kung nasa panagal initiation na. Tingnan nyo po kung may green ring na po, yun yung tatimingan ninyo. Dapat may green ring siya, medyo malayo na po to. Ika 1, 2, 3 yung mga main puno. Ika 3 na buko na po. Pero yung ibang sowi po dyan ay kasalukuyan po yan na nasa PI. Kaya pwede tayong magbitaw ng nutrients. Kung alam nating nabibitin na pong ating palay, bigyan. Ngayon po ang tamang panahon na pinaka-importante na dapat kumpleto ang nutrients. Hindi lang nitrogen, urea ang papakain natin. Kailangan na po natin ng mataas na potassium. Habang ang diskarte po kasi sa pagpapalay, hindi na po yung ganun na binigay sa inyo, na may soil analysis kayo, kung ano yung available na nutrients sa inyong palay, ay yun na yung susundin nyo.
sinunod nyo yun, pero tignan nyo rin yung sitwasyon ng inyong palay. Dahil hindi po naka-record ang naidagdag na nitrogen ng ulan at hamog. Lalo ngayong February, halos araw-araw na may hamog, eh masustansya po yun. Mayroon pong nakukuha yung palay doon na nitrogen. Yun yung mga ka-agree. Kaya ano ang pang-balance natin? Kailangan balansin natin ng pangpatigas ano po yung nutrients na yun. Yun yung potassium. Kaya nagbibigay tayo ng mataas na potassium. Yun yung Moriette of Potas 0060, mga ka-agree. Yun po ang tamang diskarte, mga ka-agree. Kung gusto nyong matigas ang inyong palay at maiwasan ang mga sakit, insekto, mga peste na sisira sa ating mga palay at yung mga sakit gaya ng bakterya at fungus, mga ka-agree. Kaya habang bata ang palay, konti pa yung kailangan na potassium. Yun yung isang number one na pangangailangan natin. Pero mula simula hanggang paghubog ng uhay, kailangan po yan ng potassium. Yun yung K nasa sakuan, nutrients yun nasa sako. Kailangan po yun, mga ka-agree. Habang patanda yung palay, mas kailangan na niya yun ang padagdag po rin tayo ng padagdag. Bali, ang na-reading po natin kanina dito ay pag-ikot natin yung life cycle ng leaf holder, patigas na ang ating palay, bali yung paisa-isa natin ay nagbukahan na, wala na, at marami nang naging brown na paro-paro. Maka-agree. Kaya dapat alam din po natin yung integrated pest management, IPM. Maka-agree, huwag tayong basta-basta nagtatapon ng pera, nagbubomba dahil nagtatapon tayo ng pera at pagod, maka-agree. Okay, maka-agree, ito lamang po yung naisip ko. Sa susunod po ay mas marami tayong pag-uusapan, mga ka-agree. At nagutom na rin ako. Time check, mag alas 9 na, marami lang ginawa dito at babalik po tayo ulit. Okay, mga ka-agree, thank you. Sama-sama tayong itaas ang ating money.